Magandang gabi po. Ito po ang ating weather update para po sa minimonitor nating dalawang bagyo sa loob ng ating bansa. Ito nga po muna tayo kay Bagyong Maring na nasa layong 903 kilometer ng east of Sorsogon na Bicol region. Ito nga po ay tinataglay pa rin ang lakas na abot ng 85 kilometer per hour. Malapit po yan sa may pinakagitna at may pagbugso po na abot ng 105 kilometer per hour. At ito naman po ay kumikilos pa is sa bilis na 20 kilometer per hour. At ito naman pong kaulapan niya ay nakakaapekto na po dito po yan sa may parte ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao at ng Bicol region. Kung mapapansin naman po natin ano, dito naman tayo kay Bagyong Nando o Tropical Depression Nando. Ito nga po ay nasa layong 547 kilometer sa may northern na Karamoran, dito po yan sa may Katanduanes. Tinataglay niya po ang lakas na 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na 55 km per hour. At kung mapapansin niyo po ano, ayon sa Japan agencies at ng NOAA, wala pa po sila yung pinaka-forecast track nitong nasabing mga pagkilos ng dalawang bagyo. Dahil nga po kung mapapansin natin halos magpapaikot-ikot lang nga po itong bagyo na to, bago po yan dumiretso papunta po rito mag-corp sa eastern section ng ating bansa at posibleng tumawid dito sa may extreme northern Luzon. Dito po may tinatawag po tayong isang large cyclonic circulation at tinatawag po yan na isang monsoon gyre. At ito nga po yung pinaka-pressure ng dalawang bagyo na ito ay andito po sa may pinaka-gitna. At ito nga po ay umaabot na po sa 994 MB yung pinaka-pressure nitong dalawang bagyo na to. At posible nga po no, na ito nga ay dediretso dito po yan sa may parte ng extreme northern Luzon. At kung mapapansin natin, may posibilidad din po yan na bago po yan dumiretso dito ay magsanib itong dalawang nasabing sama ng panahon. Check natin yung mga lugar na posibleng ulanin bukas. Dito nga po sa may extreme northern Luzon, sa northern Luzon ay magiging maganda po ang lagay ng panahon. Makakaranas lang tayo ng mga isolated rain shower and localized thunderstorm, lalo po yan sa may hapon dito po sa may Metro Manila. Magiging maganda rin naman po ang lagay ng panahon dito sa may Mindoro, even Bicol region. Magiging maayos po ang ating lagay ng panahon. Posible lang tayo makaranas ng mga biglang pagbuhos ng ulan, lalo po yan sa gabi. Dito naman po tayo dumako sa may Visayas kung saan nga po nakakaapekto yung kaulapan nitong si Bagyong Maring. Ay nakakaapekto po yan dito sa may Tacloban, sa may Kalbayog, sa Cebu City, sa Sagay, sa Iloilo City, sa Kabangkalan, sa Dumaguete, at maging dito po sa may Bohol. Dito naman po sa may Mindanao kung saan nga po nakakaapekto pa rin yung kaulapan nitong si Bagyong Maring. Makikita natin dito sa Surigao City, sa Kabadbaran, Cagayan de Oro, sa Bislig, sa Pagadian, sa Dipolog, ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan. Even na Cotabato, makakaranas pa rin po ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan at makakapal na kaulapan lamang dito o yung mga isolated rain shower ang posibleng maranasan ng General Santos City at Nanandabaw. Kung mapapansin natin, dito naman po sa may Palawan, nakakaranas din po no, nung malalakas na pag-ulan, lalong-lalo po dito sa Batarasa, sa Puerto Princesa, Palawan. At iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na posible pong nakakaranas na ng malalakas na pag-ulan ngayon dahil posible po yung pagguho ng lupa at yung ating mga pagbaha. Mag-iingat po tayo dyan. At ayon naman sa ating European Centre, kung mapapansin nga natin, at halos parehas nga po no, na parehas sila ng nakikita ng ating Japan Agency at ng NOAA na meron nga po silang cyclonic circulation or yung tinatawag nga na monsoon gyre. Dahil kung makikita nyo nga po no, na yung pinaka-sentro o yung pinaka-pressure nung bagyo ay nasa gitna at kung mapapansin natin, eto po si Bagyong Maring at eto naman po si Bagyong Nando. At pero kung makikita nyo no, tatawid po yan dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating po yan ng October 10, mapapansin nga natin mas nag-i-intensify o lumalakas yung
MB nitong bagyo. At pagdating naman po ng October 11, posibleng nga po nasa eastern section na po yan ng ating Cagayan. At pagdating ng October 12, posibleng nga po natatawi rin niya ang extreme northern Luzon. Ito nga po ayon sa ating European Centre, ito po ay may posibilidad na umabot ng typhoon category at yung sinasabi nga natin na monsoon guy, ito nga po yung aabot yung kanyang diametro ng halos 2,500 kilometer yung lawak ng kanyang diametro, kaya yung hanggang pag-ulan ay aabot po yan dito sa may Palawan, hanggang dito po yan sa may Visayas, at kung makikita naman natin yung pinaka-pressure ay nandito po sa karagatan o yung pinaka-sentro po. At pagdating po ng October 13, posible nga po ito'y lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita nyo po no, na inaabot pa rin po ng kaulapan o ng mga ulan ang Southern Luzon, Visayas at maging dito po sa Palawan. At pagdating naman po ng October 14, posible nga po na ito nga pong si Bagyong Maring at si Nando ay posible nga po na dito nga po tutungo sa may Vietnam. At pagdating naman po ng October 15, meron tayo isang posibleng low pressure area dito po sa pinaka power line, sa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng October 16, meron tayong posibilidad na magkaroon tayong isang bagyo dito po sa West Philippine Sea. Dito po yan mabubuo sa loob ng ating power. Pagdating naman po ng October 17, ito rin naman po ay lalabas na ng ating bansa at yung kanyang kaulapan ay makaka-apekto pa rin po yan dito sa may Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, Southern Luzon at maging sa may Palawan. At dumating naman tayo sa may October 18, ito nga po ay posibleng nandito na sa may Vietnam. Again, inuulit natin, meron pa tayo isang sama ng panahon na nakikita ngayon dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And inuulit natin, ito pong advanced weather forecast is possible scenario lang po. Paulit-ulit natin sinasabi dahil mahaba nga po yung range ng forecast. Marami pa pong posibilidad na pwedeng magbago. Kaya manatili po tayong mag-monitor sa ating mga advanced weather forecast at sa mga forecast na inilalabas ng ating mga agency. Manatili po tayong mag-iingat at maging handa para po dito sa posibilidad ng malakas na bagyo na posibleng tumama sa may extreme northern Luzon or sa may northern Luzon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.